One of my favorite boxer is Prince Nassim Hamed. Isa siyang British professional boxer. Pinanganak siya noong February 12, 1974. Nagsimula siyang mag-aral ng boxing at the age of 7. Sa tulong ng kanyang famous Irish coach, Brendan Ingle. Noong 12 years old pa lang si Hamed, na-predict niya na magiging isang world champion siya balang araw. At the age of 18, doon na siya nag-start mag-pro boxing. Nagsimula siya sa timbang na 115 pounds. Kahit kakasimula pa lang niyang pro boxer, lumabas agad ang kanyang talento. Flashy, southpaw style ang kanyang kartada bilang baguhang boxer. At ang nakakatuwa sa kanya ay hindi lang siya boxer, isa rin siyang entertainer. Yung mga galawan niya ang yabang ng dating, pero hindi siya basta-basta sa ring. Nakakapagpakawala din siya ng malalakas na body shot. Good shot, body shot. Well, delighted young man doing his flips, wrong to say. Transition to the program. A little bit of breakdowns. Ang lakas niyang mangasar. Ganyan ang kanyang style of boxing. Nassim demonstrated wrestling. Oh dear. And acrobatic skills. Mataas ang kanyang ring IQ. At ang galing niya sa adjustment. And that's make him unique. Struggling through the bureaucracy of the largest organizations, Nassim continued to gain experience. Close to catching the sa laban na ito, kitang-kita yung supremacy ni Hamed. At dominante niya talaga ang laban. Kitang-kita sa laban na ito na na-overpower ni Nassim ang kanyang kalaban. At ang referee ay nag-desisyon na itigil ang laban to prevent more damage. Habang tumatagal ay lalo siyang bumabangis. At sa laban na ito, nagawa niya yung brutal knockdown na may halong pang-aasar. The culmination was not long in coming. Ringing around this arena. Oh, terrific right hand and then... A feature perfect and a full counter with a stand switch and a TikTok dance. Pero hindi pa uso ang cellphone. A veteran of 55 fights ang humamon sa kanya at wala ring nagawa. Kay Hamed mo makikita yung mga impressive entrances sa boxing. Ito ay laban sa featherweight division. At pinakita dito ni Prince Hamed na siya ang boss ng ring. At sa era na yan, wala pang makakapantay sa kanyang skills at galing. Ilang negro na ang sumubok sa kanya at lahat bumagsak. The exhausted title holder got through two more rounds. The last rally. At dahil napabagsak niya ang champion ng featherweight, siya ay naging hari at the age of 21. With impressive 20 and 0 loss. Year 1996. Unang depensa ni Hamed sa naagaw niyang featherweight belt. At sa 3 seconds of first round, bagsak agad si Lawal. The cameraman was just zooming in when Lawal had already been plastered across the canvas. At sinubukan ng challenger patagalin ang laban, pero bumagsak pa rin siya. Sa entrance, Hamed introduced himself as King of the Palace. Kalaban niya dito ang undefeated Puerto Rican.
At dito sa laban na ito, talagang nahirapan si Hamed. At nakikipagsabayan ang challenger kay Hamed. At dahil hindi agad na pabagsak ni Hamed ang challenger, siya ang bumagsak. At ito ang unang bagsak ni Hamed sa kanyang karir. At ito ang naging kabayaran sa kanyang kayabangan. At sa second round, pinamalas ni Hamed ang kanyang bangis at lakas. The challenger disappointed. At bumagsak sa second round. Nangibabaw pa rin ang husay at galing ni Hamed. They shoot out and came out of it unconscious. At ang sumunod na contender ay isang Mexican boxer. Manuel Medina of Mexico. Matibay itong boxer na ito. Umabot siya ng 11th round bago siya napabagsak ni Hamed. Despite landing a lot, Manuel ate a fair share of hefty punches later in the fight. Glenn has it even at the moment, and a right hand from Hamed as Medina down is. And the warnings Hamed's had about giving his gum shield a hand slow. After the 11th round, Medina's corner stopped the contest. The first man to stop Medina. Nassim chalked up his second dicey performance in a row to the flu. Pang-apat na depensa ni Hamed sa undefeated Argentine. At ito'y may record na 24-0. Pero walang nagawa ang malinis na kartada ng Argentinian. Sa round 2, siya ay bumagsak. At dahil sa apat na sunod na pagdidepensa ni Hamed, ay nagkaroon siya ng pagkakataong lumaban sa unification belt sa isa pang champion, ang champion ng IBF. Si Tom Johnson ay isang American boxer. Hawak niya ang IBF at hawak naman ni Hamed ang WBO. Matibay din ang American champion. Pero sa round 8, hindi na siya nakaligtas kay Hamed. Hamed unified the WBO and IBF featherweight belt. Habang naghihintay ng magandang laban, nagdepensa muna siya sa kanyang kababayan. Unang depensa niya sa kanyang unified belt versus sa kanyang kababayan na British. Ang British boxer na si Bill Hardy ay tinapos lang niya sa one round. He said round one, it is round. At sinunod niya ang Argentinian boxer na si Juan Gerardo Cabrera. Tinapos niya ito sa second round sa oras na 2 minutes and 17 seconds. Title defense ulit sa isang Puerto Rican boxer na may kartadang 21 win and 1 loss. At isa ito sa best performance ni Hamed sa kanyang boxing career. Na dominate ni Prince Nassim Hamed ang buong laban. At ang kanyang kakaibang estilo at pang-aasar ang naka-apekto at bumagsak ang kalaban sa 7th round. Not too happy, took another big left hand. This fellow is durable, but even he was wobbled by that. Then a right. Blood coming from his nose. This could be the finish now. They want to stop it. Medina's corner want to stop it. At the age of 23, another title defense of Prince Hamed. At sa kanyang pagpasok ay umabot pa ng 10 minuto bago siya umakyat sa boxing ring. Another American challenger na may kartadang 47 wins and 1 loss. Kevin Kelly of USA. At dito naranasan ni Hamed ang double knockdown sa second round. At dito nagising si Hamed at bumawi siya ng isang knockdown din.
At sa round 4, dito na pinabagsak ni Hamid ang American Challenger. Ang sunod na katunggali ni Hamid ay si Wilfredo Vasquez, isang lineal division champion, isang Puerto Rican. Pinabagsak ni Hamid si Vasquez sa round 3 at sinundan ito sa round 6. At sa round 7, tuluyan ang tinapos ni Hamid ang pagiging lineal division champion ni Vasquez. Dahil sa sunod-sunod na panalo at walang talo ni Hamid, naging global star siya ng featherweight. At isa sa title defense niya sa USA, pumasok siya sa arena sa kanta ni Michael Jackson na Thriller. Pero hindi niya nagawa ang kanyang pangako na ilibing ang Irish boxer. Ang Irish boxer na si McCullough ay may kartadang 18 knockout in a row. Pero sa laban na ito, umabot ng decision at ang nanalo ay si Hamid. I feel betrayed. He's Judas. The only problem is all about money. At dahil sa problema ni Hamid sa kanyang promoter, ay nawalan na siya ng ganang mag-training. Nagpalit siya ng trainer. At ito ang famous American coach na si Emmanuel Steward. At ang sabi ng dati niyang coach, 4 na laban na lang ang itatagal ni Prince Hamid. Year 1999, a parade entrance ang ginawa ni Hamid versus undefeated British boxer. Nagawa ni Hamid pabagsakin ang undefeated British boxer ng 2 beses. Pero sa 9th round, nakabawi ang challenger. Nagawa niyang paduguin ang mukha ni Hamid at napabagsak pa niya ito. At sa round 11, tuluyan ang pinabagsak ni Hamid ang kanyang challenger. Undefeated challenger na may 21 wins and 0 loss. At kahit nanalo si Hamid, halatang hindi na siya yung dating Hamid. Nahuhuli na siya at napapabagsak na. Simula na ng kanyang pag-decline. Sa laban niya kay Soto, ang kanyang 13th title defense sa WBO featherweight. Sa laban na ito, makikita ang malaking pinagbago ni Hamid. Imbis na matatalas sa suntok, wrestling fouls ang kanyang mga ginawa. At may higpit na yakap. Sa bandang huli, nanalo pa rin si Hamid via unanimous decision. At hindi naging impressive ang kanyang performance. Nanalo man siya at nakuha niya ang WBC belt kay Soto, binaklas pa rin sa kanya. Year 2000, 14 title defense versus South African boxer. Sa London, sa kanyang ring entrance, nakasakay siya sa magic carpet, Aladdin style. Hindi kalakasan ng South African boxer kaya tinapos niya ito sa round 4. Gamit ang kanyang left straight hand. Oh, and a big left hand puts Bungo on the floor in the fourth round and I'm not sure he'll get up from that. Ang sunod niyang kalaban ay ang American boxer na si Augie Sanchez. May record itong 26 win and 1 loss with 23 knockout. At siya ang last American na tumalo kay Mayweather sa amateur. Sa laban na ito, napabagsak ng challenger si Hamid. At halos nagulpi siya ni Sanchez. At sa round 3, lalong kinawawa ni Sanchez si Hamid. Kaso lang, kinapos si Sanchez. At hindi niya natapos si Hamid sa round 3. At sa round 4, bumalik si Hamid at tuluyan niyang pinabagsak si Sanchez. Ito ang pang-15 at ang last title defense ni Hamid since 1995.
Nanalo man si Hamed sa laban na ito, pero matinding hand injury ang kanyang natamo. A bad injury na kailangan pang i-surgery ang kanyang kamay. Pagkatapos ng surgery ay hindi na nagpakita si Hamed ng kalahating taon. At ito ang dahilan kung bakit tumaas ang kanyang timbang ng 35 pounds. A return from injury, nagsimula na siyang hamunin si Barrera. I want Barrera next. I'm gonna knock him out and I'm gonna make history and bring it back to Sheffield, bring it back to England. Whoop, there it is. At nangyari na nga ang labang Hamed versus Barrera. Si Barrera ang tinaguri ang babyface assassin of Mexico. Yung ring entrance dito ni Hamed galing sa taas pababa. Dito siya nakilala sa mga ingranding entrance niya sa ring. At sa laban na ito, 3-in-1 favorite dito si Nassim. Si Barrera ang underdog dito. Pero nanigas si Hamed sa kanya sa round 1. Sa second round, dito na nag-adjust si Hamed. Pero di umubra. Kahit sa yakapan, tinalo siya ni Barrera. Pasensya at disiplina ang naging kartada ni Barrera sa laban na ito. At sa fourth round, naging seryoso na si Hamed. At dumidistansya na siya kay Barrera. Naging digdigan ng laban nila. Parehas matibay at malakas. Kaso, natatalo si Hamed sa puntusan. Yung dedikasyon at tiyaga ni Barrera ay nagbunga. Sa totoo lang, during the time na wala pang injury si Hamed, isa siyang monster. At dito sa laban na ito, yung malalakas niyang suntok ay hindi niya naipakita. And it is proven na ang boxer na galing sa hand injury is may hirapang makabalik sa dati. At sa last round, si Barrera ay sumugod ng sumugod na parang tangke. Walang tigil na pag-atake. At ang final 3 minute ay full domination na ni Barrera. At bago matapos ang laban, naubos ang pasensya ni Barrera. At inipit niya ang kamay ni Hamed at nabawasan siya ng puntos. Pero hindi naka-apekto ang score ng deduction ng mga judges. Which was quite generous. Nahirapan si Hamed tanggapin ang kanyang unang pagkatalo. Sinisi niya yung maikling panahon na training niya. At yung 2 buwan niyang pagbabawas ng timbang. Pagkatapos ng 1 taon ay lumaban ulit siya para sa IBO title belt. Kalaban niya dito ang European champion na si Manuel Calvo. Hamed captured the belt, pero hindi impresibo. Nawala na yung kanyang aggression, yung kanyang angas, at na-upset ang kanyang mga loyal fans. At pagkatapos ng laban na ito, muli siya nagkaroon ng hand injury. At hindi na siya nakabalik pa sa boxing. At meron siyang record na 36 wins and 1 loss. Na may 31 na knockout. Pagkatapos ng kanyang boxing career ay naging isang mayamang negosyante na siya. Sa panahon na siya ay boksingero, napanalunan niya ang 3 importanteng belt. At marami siyang champion na tinalo at pinabagsak. At kasama siya sa Boxing Hall of Fame. At never siyang na-knockdown sa buong karir niya. Noong siya ay nasa kasikatan pa, marami ang galit sa kanya. At nang siya ay mag-retired, the fans realized kung gaano siya ka-exceptional na boxer. At rare ang isang katulad niya na may unique talent.